Ang CPP, NPA, NDF ay hindi enemies. E ano sila? Excuse me ha, sa nagsabi niyan, mahigit 50,000 ang namatay sa ating kababayan. Mahigit 15,000 police at sundalo ang pinatay nila without any remorse or any sign na ito ay pinagsisisihan nila at ititigil nila. Sinusunog at binubomba nila ang mga heavy equipment, kinukutungan at winawasak ang mga negosyo at industriya, nire-recruit ang mga kabataan sa ating mga universidad at kolehiyo, sinisira ang mga institusyon ng ating demokrasya like Congress and government. And yet, hindi sila tatartuhin na enemies. Ang communist terrorism and insurgency. Mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos, sir, with due respect to you, hindi po maganda na ang sasabihin natin sa taong bayan ng ating mga team, ang CPP, NPA, NDF ay hindi enemies. E ano sila? Ito ang nagwasak ng ating bayan for the last 50 years. Mahigit 50,000 ang namatay sa ating kababayan. Mahigit 15,000 police at sundalo ang pinatay nila without any remorse or any sign na ito ay pinagsisisihan nila at ititigil nila. Sinusunog at binubomba nila ang mga heavy equipment, kinukutungan at winawasak ang mga negosyo at industriya, nire-recruit ang mga kabataan sa ating mga universidad at kolehiyo, sinisira ang mga institusyon ng ating demokrasya like Congress and government. And yet, hindi sila tatartuhin na enemies. Excuse me ha, sa nagsabi niyan, sa isang napakahalagang meeting, hindi daw enemies ang CPP, NPA, NDF. Nandyan mamaya, kasama natin ang nagtaya ng buhay din, Ma'am Lorraine. Naka-standby na si Prosecutor Chris Gonzalez, maya-maya lang. Number two, ayun ang sa insurgency. Number three, Pangulong Bongbong Marcos. Tama ang iyong direction, sir, sa pagtingin ng laban kasama ang bayan, na palakasin at palawakin ang food production and food security at ang mga economic programs na nasimula ni Pangulong Duterte. Subalit, hindi rin po tama na hindi mo malalaman na mayroon kang cabinet secretary na kakaupo pa lang ng July 1 ay naghahanap na sila ng sasakyan na bibilhin between 3 to 4 million pesos at naghahanap pa ng malaking pondo para sa research. Hindi pa nga nila nalalaman kung anong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nagpapareimburse na ng pera. July 1 pa magsisimula ang kanilang termino. We know that you have a very good heart, Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw namin na ang 31 million mahigit na mamamayang Pilipinong nagboto sa iyo ay magkakaroon ng maagang frustration. Maaga namin ito ay pinapaabot sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Sana marinig mo po ito. Ang dalawang at tatlong bagay na binanggit namin, hindi pwedeng magkaroon ng let up o paglabnaw at pagkawala ng ating determinasyon na supilin ang malalaking sindikato ng droga at kriminalidad sa bansa. Hindi pwedeng maging malabnaw at patumpik-tumpik at nag-aalangan ang ating Pangulo at ang kanyang gabinete tungkol sa pamumuno sa taong bayan na labanan at tapusin na ang salot ng CPP, NPA, NDF. Yeah. At Ma'am Lorraine, finally, yeah, hindi pwedeng pababayaan niya ang luho at ang abuso sa kapangyarihan, yeah, at pundo na hindi pa nakakasimula. May krisis tayong kinakaharap o unahin pa ng mga nagpapakilalang scholars na ito ang pagbili ng mga sasakyan between 3 to 4 million, ang paghahanap ng pondo ng research imbis na sila'y maglingkod sa mamamayan. The way the cabinet secretaries of Pangulong Duterte before were able to hit the ground without purchasing any new vehicles, without any refund and reimbursement, without any attention given to funds, they buckled down to work. Yun ang nakita ng mamamayan, Ma'am Lorraine. Oh, Eric, I didn't get it. You're saying that yung nagsabi na hindi enemy ang CPP is a government official, is it? Cabinet secretary sila. Oh, that's a problem. And kasama niya. Ninegate niya yung sinabi ni Pangulong Marcos, because Senator Marcos, if you President Marcos, if you remember, it was MJ, when I asked President Marcos through MJ, at the time he was still a candidate, no? I asked President Marcos, Candidate Marcos, kaaway ba o kaibigan ng CPP, NPA, NDF? And he said, hindi pwedeng kaibigan yan. Yeah. No, so, whoever this cabinet secretary is, you're so wrong. Yes. You're, besides being so wrong, you're going against what your principal is saying. Agree. Has said very clearly. Agree. No, at saka kung if it's an ordinary citizen, no, madali lang yon. Kasi
uupo, kulang ng information, etc., di ba? But it's very worrisome if it's somebody that's very close to the president. Yes, ma'am, and very sensitive, Brother Franco, ang kanyang posisyon, sapagkat ito ang magbibigay ng malinaw na direksyon kung papaano magtutuloy-tuloy ang mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, the success stories and the positive and affirmative results of good projects of former administration, especially National Task Force to End Local Eric, Communist Armed Conflict. So I'm worried, Eric. You're saying very clearly that this cabinet secretary said that very clearly, unequivocally, that the CPP, NPA, NDF is not the enemy, Eric? Yes, they are not enemies. Dapat daw sila ay win-win over upang maging kaagapay sa pamahalaan. Ang sagot naman natin dyan, Ma'am Lorraine, tama na sila ay maging dapat kaagapay ng pamahalaan, but for as long as they are not abandoning yung kanilang armed terrorism, hindi nila binibitawan ang paghawak ng armas at pag-uudyok sa taong bayan na pumatay ng kapwa Pilipino at ibagsak nating demokrasya at itayo ang komunistang sistema, for as long as pinagtatanggol yan nila Teddy Casino, Nery Colmenares, Carol Arroyo, Jose Maria Sison, and all that we have identified already na mga CPP, NPA, NDF operatives, Ma'am Lorraine, they can never be treated more than anything else but rather enemies of the state. And they are the principal threat to national security. At least we are very clear about that dito, Ma'am. Also, you cannot argue with success, no? The NTF-ELCAC is a fantastic success story. So in other words, you don't need to reinvent the wheel, no? Napatapa ng NTF-ELCAC, na it's still ongoing. Andiyan pa ang NTF-ELCAC, no? Pero nagta-transition din. But that's 25,200 surrenders. Yes. 61 out of 68 guerrilla fronts, bagsak na. Never before has this ever happened. Never. Yes. No? And then yung natirang pito na yan, weakening and in the process of dismantling na. And then high value na mga officials ng CPP, natanggal na. No? Yeah. Sila yung Julius Heron, yes, si Odaste, si Cabo, Kaoris, all of that, di ba? So ang sinasabi natin dito, there is no need to reinvent the wheel. Ang sinasabi di tama, no? We need to reach out to them, but you surrender. Put down your firearms. Yeah. And for those in Congress, no, yung mga urban operatives dyan, you work with government. Doon tayo mag-uusap. But otherwise, we don't negotiate with terrorists. Daro yan. At pag-uusapan natin yan after itong malaking balita, Ma'am Lorraine, at malinaw, babalik-balikan namin yan. Ang Laban Kasama ang Bayan ay partner ng pamahalaan at partner ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po kami kalaban. Eric, sandali lang ha. Naalala ko kasi nung presidential debate sa SMNI, and Mrs. Vilma Absalon asked then-candidate Senator Bongbong Marcos, no, about Keith Absalon. And the answer was so beautiful. Yeah. No? But ninyo ito ginawa? No, sa isang batang, yeah, isang atleta, no, a gifted athlete. That was his, no, I recall that very. It was one of the, for me, it was the highlight of that, ano, and that where I really saw the heart of President Bongbong Marcos, no, about, most especially about the protection of our people dito sa mga halimaw na CPP, NPA, NDF. So, if you have a cabinet secretary that doesn't believe that the people who killed Keith Absalon, who murdered Keith Absalon, is not the enemy, then we really have a problem. At tingin ko, hindi pa ito alam ni Pangulong Bongbong Marcos. Yeah. Dito pa lang ito. Hindi niya alam yan. Hindi. Mabait yan. Oo, yes, yeah, a very good heart. At sabi nga niya, Brother Franco, hindi ko ito makalimutan, ha? Sinagot niya si Leo Didi Guzman, pwedeng respetuhin ng pamahalaan ang inyong paniniwala. But when you move to overthrow the government, when you kill people, fellow Filipinos, when you use armed violence and all others that attempt to overthrow and destroy our democracy and our republic, then the government cannot do to tolerate that, but to suppress that. Malinaw yun, Brother Franco. Kaya itong sa balita na papasok, yan din ang gusto nating makita ngayon kung papaano ang direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang security and law enforcement programs.